So, ang main idea dito talaga is zoning. Bigyan ng isang malakas na zoning hero yung marksman na kasama sa may good lane para hindi siya mabawasan o hindi makareact dito yung side laner hanggang makuha ni marksman yung level 4. Mas mauna makuha ni marksman yung level 4, yung Bruno, mas marami siyang ways para itulak pabalik yung side laner. Yung Sipa, yung ano yun, of the world? Yung of the world. Parang kick of the world. Oh, na, Valley of the world. Parang yes, yung Valley. Oh. Valley of the world. Mapupush back niya din eh. Yeah. Tapos yung dash in mo, yung dash out mo, yung dash in, dash out mo na ginagawa, it could be used as a way to escape din or engage. Plus, yung damage output mo from the stacks na nakukuha niya, mas tumataas at tumataas. Kasi nga, nasa level 4 ka na, sumataas si level mo. Kumbaga, yep. Ang gagawin mo lang, wag muna kayo lumapit. Oo. Magle-level 4 mo muna. Kapag level 4 na, sige, lakad na kayo ulit. Oo. Pwede na ulit. Mahirap din kasi talagang pasukin yan eh, yung isang Bruno. Pero ito, no, Butters, masabi ko lang, Coach Bonchan, parang they were actually the type of the team, or rather on the draft, na mahilig talaga sila mag-fully utilize ng early game na pag-push. Kumbaga, they would like na to get a head start agad on the early game. Magbasag kagad ng Torre. Well, given naman all of the teams naman na they want objectives on the early game. Pero Blacklist International, I may say they are one of the teams na fully prioritize yung ano. Kumbaga, hindi sila, bihira mo sila makita mag-draft ng pang late game. Gusto nila early to mid game. Kumbaga, sila yung nagsiset ng tempo sa laro. Mm-hmm. And you know what? There are clearly things na napanalo ng side dito nung GeekFam ID. May mga things na panalo dito yung side ng Blacklist International. I would have to say, Blacklist International, level dependent yung lineup nila. Actually, yung GeekFam ID din. Tignan natin dito kung sinong pinakauna makakuha ng level 4 ultimate. He who controls the ultimate controls the game. Yon! Akala ko rebound eh. Di pala. Kukontrols it. Oo. Pero ito, I think magiging maganda ang ikot dito, specifically nung dalawa. Ito, parang all eyes on the Bruno and as well dito sa isang Popol and Cupa. Kasi sa ganitong level, medyo mahihirapang isustain to ng isang Esmeralda. So most likely, baka itong Hilda na to, mas tumao doon sa may bot lane compare sa mag-invade siya doon sa mga buff dito. And okay din yon kasi magiging yung space na gagawin sana ng Hilda, hindi mapupunta doon sa pag-i-invade doon sa purple buff nung mid laner dito ng Blacklist International. So, a lot of things happening and we do have an in-game pause. Let's check dito kung paano ano mangyayari dito sa larong to. I'm expecting, sabihin na lang natin dito, Geek Fam, kung hindi sila handa dito sa ginagawa ng Blacklist International, and sabihin natin hindi sila nag-research sa laban sa Insurgents kahapon, mukhang mahirapan sila dito. Pero if they get the idea kung paano tumatakbo to, ano ba talagang ginagawa ni Eson dito at bakit back siya, pinipili, this is going to be a good game for them. For Blacklist International, gusto ko yung idea, Rob, eh. Hindi sila ito, tanong ko sa'yo. Sige. Pagka kunyari ba, ikaw ay, di ba, Blacklist International ka? Natalo yung lineup nyo kagabi. Okay. Tapos sabi mo, hindi, kaya pa natin ulit, eh. Subukan kaya natin. Parang ganun yung parang ipapolish lang. Kumbaga, ano yung mga bagay kaya na pinalish nila dito? Kasi maganda naman yung naging takbo eh. Kinulang lang talaga. Oo, yun yung magandang malaman. Oo. Kung ano nga ba yung ipapolish dito ng Blacklist International. And I agree with you na muntik na siyang gumana. Yun nga lang kinapos na bandang huli. Pero mga kaibigan, ang gusto lang namin sabihin itong Blacklist International talagang napaka kumbaga, masasabi natin ang dami pa nilang mga alas na kumbaga hindi sila nauubusan ng strategy. Diba? Pero ang maganda lang dito sa team na to, once na yung isang strategy nila ay gumagana, inuulit lang nila kasi kumbaga nagkakaroon sila ng mastery on that specific strategy. It rhymes. Ano ba? Masin mo dito, we do have side lane versus side lane dito. Kishwan at si Edward. Say the line, sad boy. Si Kuya sad boy. Si Kuya sad boy. Pero si Eson na naging target nila dito. Tingnan mo yung ginagawa ni Eson, no? Niyayakap niya lang. Kasi alam niya, kaya niya tumakas dito eh. Hindi mo mai-invade ang isang backshay kasi the more na binabanatan mo siya, the more na nagiging
worthless ang bawas mo kasi nga nare-reduce na nare-reduce. Oo, I agree with you. And of course, syempre on point din yung kanyang pag-retribution doon. So, it doesn't matter kung hindi nakuha yon ng Farsa as long as hindi nakuha ng kalaban. Pero Zanz dito ha. Ayan o, tignan mo yung nangyayari. Di ba ang gagawin ng Hilda in the first place dito, manggugulo siya, papalupaluin niya yung jungler dapat. Pero gumagana yon sa mga jungler na Ling, sa mga Lance. Pero kapag back siya yung pinapalupalu mo, parang nagiging parang unti-unti na reduce, tapos yung mismong purpose ng Hilda nyo, hindi nga na nakukuha. Oo. Hindi rin kayo nakakapag-dictate ng laban kasi wala din tumutulong sa back siya. Ibig sabihin, wala din nakukuha ang kill at hindi ka din nakakuha ng stacks. Yep. I agree with you. Hindi ka katulad yan yung mga parang mga assassin na mga retribution or even marksman na mga naka-retry. Lalo kumukuna, lalo pa to. Level 2 na dito si Kuya Eson. Pero ito, mukhang sumupunta na ngayon dito. Esmeralda. Butters, pero nagkakagulo sila dito sa Orange Map. Hanggang ngayon, pangalawang reset na to, I think, baka makuha na to ni Kuya Eson dahil may retry na siya eh. Sobrang tagal ang delay na ginagawa nila dito. Tatandaan mo, this is good for Geekram kasi si Wise dito nakukuha yung level 4 niya. Si Edward nakukuha din yung level 4 niya. So, ibig sabihin dito, unti-unting nagkakaroon ng problema. Ito na nga sinasabi natin, Rob. Yun ang may problema. May tinamaan na ng magaling. Si Ruka dito. Ako, si Bruno ang nabigyan. Oo. Okay na sana on the side of Blacklist, no? Kasi na-pick off nila doon yung Hilda na kanina pa nang gugulo. Kaso nga lang, kapalit doon yung Bruno. And oh my Venus, medyo delikado siya dito, Kuya Thurs. Mm-hmm. Pero alam mo, sobrang tagal na pagsayaw. Oo. Para sa Geekpam. Kasi talagang pinipilit nilang i-contest yung back siya na sinusubukan nila i-delay. Pero I think in a way, Roba, hindi rin worth it eh. Kasi back siya lang din yan eh. Yes, oo, I agree with you. Kumbaga sabihin na natin na mapick up dito yung Basha, pero hindi kasi ito yung talagang parang funnel eh, ng Blacklist International. They have this Bruno na alam naman natin na magiging masakit yan onto the late game, tapos nagsiscale pa. Yes, na-pick up siya doon, pero balik na naman siya dito sa bottom lane. Ang ganda nung support na binibigay sa kanya dito ni Oh My Venus through the traps. So, ang hirap na ma-pick off muli itong isang Bruno. Tapos ganito, parang rinse and repeat lang yung ginagawa rito ng Geekfam. Pag invade, yun nga lang, nagkaroon sila ng magandang space and time to get the first turtle of the game. Mm-hmm. And Geekfam dito, ang ginawa na nila, Rob, wag na natin pansinin yan, kuha na lang tayo na ibang objective. Hindi din naman sila kukontest basta-basta eh. So what they did was, hindi na sila naging reactive, na-realize na rin nila, nagsasayang sila ng oras dito. At merong totoong threat dun sa may baba, yung Bruno. Tignan mo yung rotation nila, tignan mo yung positioning nila dito. Ang lapit nila lahat sa Bruno. Oo. O baga, kailangan natin protektahan si Kuya Ohem, di ba? And I'm really liking dito, mga kaibigan, Blacklist International. They may be a little reactive ngayon kasi hindi sila yung nagsiset ng tempo sa laro na to. Pero kasi we have to respect din yung power spike dito ng Blacklist International kasi they have to wait for at least 2 core items dito kay Ohem para mas ma-enable siya dito sa laro na to. Mm-hmm. Then nakikita mo naman si Baby Ruka dito, baby. Oo. Hindi siya pinapalaban talaga dito at ang gusto niya lang talaga, matagdagan yung stacks, yung capture machete niya na maaga. At pagka mas maaga yun, mas mataas yung damage output niya agad. Ang simple lang ng ginagawa dito ng Geekpam ID, yung Blacklist International, ang simple lang din ang gusto nilang gawin. Patagalin lang natin yung game para may gamit yung Bruno. Exactly. Yung Bruno bahala. Oo. Actually, gaya na sabi ko kanina, no, Blacklist International, gusto nila yung early game. Pero it looks like Geekpam Indonesia is the one who's actually setting the tempo. Kumbaga sila yung mas nagiging aggressive here on to the early game. Pero gaya ng sabi mo, Kuya Butters, merong yung power spike or winning condition dito is pag lumakas yung Bruno sa late game. Umuli na. Andito na si Eson sa gitna ng tatlo. Tignan natin kung siya ay makakapalag. And Eson dito will be the next target. That is going to be 2 kills for the side of Geekfam Ohem dito. Nag-sliding tackle pa alis. Pero eto na, si Baby Ruka Ohem dito. Makakapatay ba siya ng isa? Tempest of Blades nandun. Sliding tackle pa alis. Wise is here. Wise won't save his ally. Pero wanting to get more kills. This one dito, hinakapan na lang. Gusto pa niya ng laban. One more hit won't be enough. Juan dito will get out alive. And that is going to be Geekfam's win. Hindi enough yung isang normal attack ng Farsa to kill yung si Swan, yun nga yung ating attempts. Pero munti kang makatakas doon si Kuya Ohe, ba? Ang ganda rin ng sayaw niya doon. Pero oh my Naku, si Venus. Dying once again ang nagiging problema ngayon dito ng Blacklist International's Butters is actually yung Kadita. Kasi once na makahuli siya rito, anyone, lalo na kung may petrify pa siya, talagang one hit delete. Mm-hmm. Alam mo, eto lang yun eh.
napupunta dito sila Oh My Venus sa mga lugar na may mga brush. Mm. Siyempre, alam mo din naman si Oh My Venus, gusto niya maglagay ng trap dun sa brush para magkaroon sila ng vision. Yes. Pero, nandun din si Kadite. So, kung nakikita ka ni Kadite na palapit ka, Breath of the Ocean na. Oo, talagang ano, pinapasok talaga dito yung Blacklist International. As ngayon, ang nagiging problema, naku, si Kuya Eson yata. Sabi yung Kadite? Ang sakit ng damage ng mga tubig dito, mga kaibigan. Okay. So, pinag-usapan natin kanina, uh-huh. Ganito pala, Robe, no? Mm. Kung matagal mong binabanatan si Baksha, yep. Kumukunat siya. Oo. So, ginawa nila, binomba! Oo, binasa! Yun ang, ano eh, kumbaga, mas, kung ayaw mo nang ninonormal ka, gusto mo, ano, iniiskilan. Oo, kung gusto mo, isang bira. Isang bira. Oo, oo yun na lang. Naniniwala ako doon. Pero ano, ha? Well, Blacklist International dito, medyo, they had deficit ng around 5,000 dito over Geek Fam. Pero kailangan nilang ihinto yung bleeding dito. Kasi pagka nagkatuloy-tuloy ito, Kuya Terz, maka mahirapan na makabawi dito ang Blacklist. Buti na lang, meron silang farsa. Si Oh My Venus yung nagiging target talaga nila dito. Siya yung hindi nila pinagpapahinga. Sons dito, with the TP, si Baby Ruka talaga, laban na laban. Oh. Baby Ruka lang. Baby Ruka lang ang sakalam. Pero yun na nga dito, mukhang nauubos na paunti-unti ang mga tore dito ng Blacklist International. So, well, pwede natin sabihin dito, Kuya Terz, gaya na sabi natin kanina, meron naman silang farsa. So, meaning to say, they have feathered airstrike na hindi sila basta-basta ang mapupush. So, meaning to say, pwede tayo makapaghintay ng one or two lords dito up until ma-enable or magkaroon ng item dito si Ohem. Mm-hmm. Pero si Kuya Edward, hindi pa natin masyadong nararamdaman on this team fight. Oo, kasi kailangan niya talaga hawakan yung lane niya. Gusto niya man tumulong pero masyado talagang malaki yung emphasis into giving priority dun sa may lane niya. But still, right now, here comes the fight. Dumalaban na lang talaga sila dito. Si Baby Ruka, nagbo-blue buff dun sa may gilid. Si Eson dito ang magiging ally, siya ang iiwan, wala nang lalaban dito, and Eson will go down. Nag-def sila lahat dito sa may middle lane. Oh my, this is bad news, mga kaibigan, para sa mga tropa natin from Blacklist International, as they are slowly losing into this game. Hindi pa naman tapos tong laro na to. Kaso nga lang, parang ang hirap eh. Ang hirap nila, hindi nila ma-show off dito ang isang Kadita. Wala silang definite na pang crowd control or pang huli. So isang oddity lang paalis, pwede na silang iwanan kaagad doon ng Kadita. And this is the draft that they use na supposedly na nakapagbasag agad ng maaga into the bottom lane kung nasaan yung dalawang marksman nila. Kaso hindi yun yung nangyari. Pero ba, ang ganda kasi talaga ng pwestuhan ni Kadita dito eh, si Frizz. Hindi ko alam kung paano spelling i-pronounce yung pangalan niya, si Frizz. Frizz na lang, let's call it Frizz. So si Frizz. Oo. Ngayon, ang galing nito ni Frizz pumuesto eh. Eh si Venus, syempre gusto niya lalagyan ng ano, gusto niya lalagyan ng vision. Oo, so yung ano nga ba dapat yung approach na gawin niya? Yun nga eh, hindi natin mawari kung paano yung magiging atake dito ni Queen V. Pero ito ha, sobrang aggressive na rito ng Geek Fam. Tempest of Flame papasok dito. And this is going to be another fight. Tignan natin, Baby Ruka. Kalahati na lang ang buhay. Shwan dito, pumasok sa balikliga. Shwan dito, binakil. Binakil lang Tore, wala nang nagawa. Tumakbo na lang. And depensa, Marino, para sa side ng Blacklist International. Yes, todo yung depensa nila dito ng mga tropa natin from Blacklist. Well, kaya na sabi natin, kaya nilang i-hold to eh. Kailangan maghintay pa rito ng Geek Fam for a Lord para mas makaangat. Pero ang mahirap lang dito for the side of Blacklist International is that yung gold, medyo hindi nila ma-maximize. Kumbaga, kung ano lang yung dumadating na mga minion wave sa kanila, yun lang yung nagiging gold dito ni Ohem and even ni Edward. Mm-hmm. So ngayon, naghihintay lang ngayon ng Blacklist International the right opportunity na magkamali. This might be baka yung unang lord, baka kailangan nila tong ibigay para mas maka, kumbaga, they have to buy more time. And somehow dito si Ohem, dalawa na yung item niya dito, kailangan niya pa sigurado ng isa pa para mas maging masakit. And nakuha man ni Wise na dalhin yung buhay ni Frizz sa kalahati, up ang passive niyang Tasalophobia. And that is going to give him 50% of the damage na nabawas sa kanya doon sa certain period of time. So that is going to be a non-factor for Frizz. Kaya lang ni Frizz i-shrug off yun at bumalik na lang dito sa pagtulong sa kanyang mga kampe. Pero may nahuli sila dito, and this is going to be another fight. Ooh! And that is going to be Zanz going down. Edward dito, tignan natin kung lalaban pa sila. Nakikita nila dito si Swan. Nakikita nila dito yung Esmeralda. And hindi talaga nila binibitawan etong Blue
buff, binigay na nila dito kay Wise kasi alam nila na si Wise na talaga dapat ang humawak dito and kailangan yes. na ni Wise mag-spam ng kanyang mga skills. Totoo yan, totoo yan. And medyo ano eh, hindi rin talaga na gustong mag-engage doon na, ng Geek Fam kasi mapapansin natin dito, Baby Ruka, the Ling, eh nag-position na siya doon sa may bot lane. Buti na lang, yung mga minion waves nila, eh malayo. Nahuli at hindi na naman. Nakapag-push. Ayun na nga, nahuli na naman dito. Oh! Oh! Bumawi. Diba? May bawi. May bawi. Dito. Hindi mo pwedeng bigyan ang katandem ko nang hindi ka babawian ni Wise. Oh, and that was from downtown. Ang layo nun, Kuya Tris. That was from downtown. Bawim-bawi. Literal na bawim-bawi. Edward dito. Good news para sa Blacklist fans. Meron na siyang Blade of Despair. May damage. Wow. May damage na dito. Si Kuya Edward. Masakit. Masakit na to. Ito na, pwede niya na ngayong sabihin yung kanyang tagline na umalis kayo sa aming lupain. Pwede na. Pwede na. Kapag naabot niya dito yan sila, Baby Ruka. Oo. Magiging baby talaga yan. Oo, baby na baby. Kaso, ito lang, Rob. Mahirap pa rin para sa Blacklist International lumaban ngayon kahit nakukuha nila items nila. Kailangan pa nila isa o dalawang items pa para kahit masabi natin na magiging pantay yung kanilang team fight dito. Although, kailangan din nila bantayan etong si Freeze. Si Freeze talaga yung nagbibigay ng masakit na sakit sa ulo sa kanila dito dahil dun sa combo na ginagawa niya kay Venus. Kasi si Venus yung talagang kailangan dito humarap sa mga brush. Yun yung ano talaga dun eh. Kailangan maiwasan nila yung pinaka-combination, combo dito na isang kadita kasi literal nagiging minus one. So mga kaibigan dito, Blacklist International is realized na hindi nila na pwedeng i-contest muna tong unang Lord. This is already a Luminous Lord. So po, susugod to sa mismong base turret here ng Blacklist International. But I think, Terz, meron na silang may item na dito si Oheb na kaya nang mag-dish out ng damage. Meron siyang DHS. So meaning to say, magiging malambot lang tong level 1 Lord na to na paparating sa kanilang bottom lane. So ngayon, ang hinihintay na lang natin dito na mag-enable was actually gonna be Edward. The mere fact na makapag-sustain si Edward during team fights, hindi siya agad mamatay, I think, doon from there, kayang buhatin ito ng Blacklist International. Tignan natin kung ano nga ba magagawa ng Demon Hunter Sword dito ni Oheb kung paano nila i-defend to. Blacklist is moving doon sa may bottom lane. Merong siege na nangyari din doon sa may top lane natin pero may tao naman doon na nagbabantay. Magiging 5-man na naman dito yung Geek Fam ID. Tignan natin kung paano nila babasagin ang base dito ng side ng Blacklist International. Titignan din natin, syempre, kung paano didepensa ng Blacklist International ang kanilang lupain. Tingin ko, nadepensahan na nila, Butters, eh. Kasi, ang ganda ng positioning nila dun sa Lord, wala siya dun sa, parang sa range na susugod siya dun sa mismong tore. If I'm not mistaken, the Lord was hit around 12 minutes. Kung hindi man, ibig sabihin, hindi siya yung Luminous Lord dahil before 12 minutes. Pero, ang maganda doon, good news, is that napatay nila kagad yung Lord, hindi nakadikit sa kanilang base turret. Meaning to say, reset tayo dito. Yes, 10,000 lead ngayon ng Geek Fam Indonesia, but Blacklist International, hindi nila pwedeng maliitin basta-basta dahil meron tong marksman, actually dalawa pa. Ito, scaling parehas, pag umabot tayo to the point na nag 20 minutes tong laro, I guess, yung kalamang ng Geek Fam Indonesia right now, baka maging equal na lang to Blacklist. Nakikita mo dito yung nakikita ko, Rob Luna. Tingnan mo si Shwan at tingnan mo si Baby Ruka. Anong ginagawa nila? Sila dito sa may mga buff. Oh, ang ginagawa nila dito, kapag kami nagpumilit, kumuha ng buff at nag-respond yung buff, tsaka nila bibiglain. Ay, so, ibig sabihin, sneaky. Talagang pinipwesto nila yung sarili nila doon para doon sa mga heroes ng Blacklist na baka umusod ng onte. And this tells me na Geek Fam, ang hilig nila gumamit ng brush. Oo. Ang hilig nila gumamit ng brush na yan. Gustong-gusto nila yan. Every single time na mayroon taong nalapit dyan, nababurst daw nila or natatakbuhan lang nila. Kumbaga, information battle ang ginagawa ng Geek Fam ID dito. Oo, pwede nating tawagin the Geek Brush kasi lagi silang naandyan eh, no? Pero a good thing ha, buti na lang, may Venus, meron sila dito kahit papano na trap to provide vision dito. Kumbaga, hindi lang silang doon lang sa mismong base ng Blacklist. Kahit papano, nakakalabas sila pa unti-unti dahil nga dito sa binibigay dito na vision ng Popol and Koopa. Pero well, hindi pa rin natin maikakaila mga kaibigan yung kalamangan dito ng Geek Fam. Pero medyo naging parang maingat sila ngayon eh. Kumbaga ayaw na nila masyadong pumasok kasi nga nararamdaman na rin nila na lumalakas na rin dito ang damage ng Blacklist. Pero here comes another fight. Tingnan natin dito kung matutuloy ito.
nag-aambaan ang dalawang team natin dito. Oo eh, and kapaan that, talaga. Kapaan talaga. O papansin mo si Eso dito talaga nilaban niya yung buff nila. And wag dito sa aming lupain. Si Edward dito talaga lumalaban pero mapapabalik siya dito as it becomes another 4v5. Geek fam dito. They are really planning to just end this right here, right now. Pero 25 seconds till the Lord comes up. Yung top lane nakapush in the favor of Blacklist International. What will Geek Fam do and how will Blacklist contest yung gagawin nila? Oo, kumbaga ang ginagawa dito ng Geek Fam, ano lang eh, they're just baiting someone, they're trying to get a pick off up until na mag-respawn yung Lord. Yes, nakuha nila doon si Eson, but I don't think na kaya nilang pumush. And medyo disiplina rin talaga ang pinapairal dito ng Geek Fam. Ayaw nilang mag-take ng mga risks. Kasi kung masasabi natin ngayon, this is a game to lose na para sa kanila. They had the early game, even on to the mid game, ayaw nilang magkamali. Now, the best way to do it is kunin na nila ngayon dito yung Lord. Alam to ng Blacklist International, ang tanong, iko-contest ba nila? Ganun na ba sila ka-confident na lumaban here? Lumaban dito sa level 2 Lord. Ganun na ba sila ka-confident lumaban here? Yes. Medyo nakonyo ko ng konti doon. Hindi konti yun. Ay, sobra ba yun? Hindi konti yun, bro. Sobrang ka ng bro. Pero okay lang yan. Shoutout sa mga tropa natin nasa English stream. Oo. Mga tropa natin, gusto ata ni Rob Jan. Namalipan bigla sa English. Oy, pero speaking of ano, ha, English, ha, nandito tayo ngayon. Nakuha ngayon nila dito. They had the Lord, mga kaibigan, here for Geek Fam for the second time around. Medyo mas magiging mahirap ang ano, ha, depensa rito ng Blacklist International. Kung kanina, depensang Marino. Medyo mas paiigtigin pa nila dito. Kumbaga, kung kanina meron silang tanke, kailangan na nila dito ng mga iba't iba pang mga armas para lang ma-hold nila rito. At nakakaramdam ako rito, it might be baka mabasagan na rito ng base turret ang Blacklist International. Pero look at the items dito ni Ohib. Ang sakit na rin. He's actually going for his fourth item. That's gonna be the endless battle. And once na magka-BO ditong Bruno na to, tingin ko mararamdaman na to ng Geek Fam. Mm-hmm. Tignan natin dito kung ano ang gamit dito ng Bruno. Pa-endless battle na siya. Pero si Wise dito, pwede-pwersa nilang umalis doon sa wings by wings. Si Juan pumasok na. Ohib dito na sa may gitna. Mapipilit na siya gumamit ng flicker. Here comes Carita going in. Eson dito. Talagang pinubudburan niya lang yung lupa dito ng kung ano-ano. And gusto niya lang tanggalin yung passive dito ng mga members ng side ng Geek Fam. Nandun sa loob, mga kaibigan, si R. Renvy. Renvy dito going in. Wise dito almost going down. He will go down. Yes, that is going to be a shot. Down. Ohib dito, wanting to go for Baby Ruka. Baby Ruka dito, naka 2v1 sila kay Ohib ni Renvy. Pero sabi dito ni Baby Ruka, meron ako immortality, kaya ko magmantumakas, hindi na the knockup will be there. Edward dito will get that kill. Swan dito, lumalaban talaga. And here comes Esmeralda for round number 3. Si Frizz dito, gusto pang gumamit ng Breath of the Ocean and mag titigil na sila doon. Ayaw na nila. Ayaw na. Tigil putukan. It's over. Tigil putukan. Tigil putukan. Peace on earth. Peace on earth. Peace on earth. Peace on earth muna tayo dito. Pero gusto natin pag-usapan dito yung nangyari doon sa laban na yun. Props to Ohib. Ang daming gustong pumasok sa kanya. Nagtalo na ang lahat. Pero hindi siya doon na pick off. And that was a perfect positioning dito ng isang Bruno. Yun nga lang, nabasagan sila dito ng dalawang base turret from the top lane and to the bottom lane. Pero hindi pa tapos ang laban na to dahil pumapalagpa ang Blacklist International, even na ang laki ng lamang ngayon into the goal ngayon ng Geek Fam. Pero mukhang mas lumalakas ang loob ngayon dito ng Blacklist, Kuya Butters, dahil sila ngayon ang pasugod at pasulong. Mm-hmm. And nanahuli lang si Carita dito. That is going to be big kung makuha nila yung Carita dito before nila magpa-set up doon sa my side ng Lord. Kasi tatandaan natin, kanina pa nga nagiging issue na nandun yung Carita lagi sa mga brush. Oo. So ibig sabihin, kung matatanggal nila ngayon si Carita, 80 seconds pa yung Lord eh. Pero ang ibig sabihin lang yan, pwede mag-set up ng traps ngayon si Venus na hindi siya nag-iisip na mababurst down siya. Mas maaangat niya yung vision dito ng Blacklist International. So now, the best way dito, if you are a supporter ng isang ng Geek Fam Indonesia, is that wag na natin munang kailangan hintayin natin ulit yung Lord. 50 seconds. Pero I think, Kuya Butters, kailangan i-contest na
ng Blacklist International, itong susunod na Lord. Yes, nakalusot sila dito, nabuhay sila doon sa ikalawang Lord, pero nabasagan din sila ng dalawang tore. Pero yung susunod, magiging crucial yon. It might be the nail on the coffin dito ng Blacklist International on game number one, and they don't want that to happen. Mm-hmm. Oheb dito, ang sakit na ng kanyang damage, kailangan niya nang gamitin. Pero storyline-wise, Rob, nagawa na ng Blacklist International ito kahapon. Kaya din nila gawin ito ngayon. Tignan natin, Geek Fam ID, gaano ba kayo kahanda para sa comeback mechanic o comeback potential na meron ang isang Blacklist International. 9 seconds, actually 5 seconds, till the Lord comes up. Tignan natin dito kung paano nga ba i-handle ng both teams etong Lord natin. This is going to be a luminous Lord. Divine Glaive is up for Renvi. Renvi dito, tignan natin kung paano niya ayusin. Si Komish ata ito si Renvi. Oo, eh, parang siya nga yata. Si Renvi, pre. Si Renvi, oo, tama nga si naman Renvi. Sa Nats. Pero ito na, si Kuya Eson dito. Medyo mainit siya yung pinupuruhan dito ng mga grupo ng Geek Fam. Pero nakalusot! Si Renvi dito, talagang mainit. Immortality, bumili na lang dito sila Baby Ruka at si Frizz. Oh my! And it only takes one Hilda para ma-zone out lahat. No contest dito for Blacklist International. A little too late kapag pinilit pa nila ito ngayon. The Lord has been slain. Geek Fam dito. Baback muna sila ng onte. Reset sila. Aantayin nila yung Lord at sasabay sila ng push. Oo. That is the most wisest strategy na pwedeng gawin ngayon dito ng Geek Fam. Na wag nilang madaliin. They already had this game. Kailangan nilang ng konting disiplina lang to be able to execute and close the game. Pero ngayon, Kuya Butters, ano kaya ang iniisip ngayon ng mga members ng Blacklist International? Alam mo, alam nila na paparating na yung Lord doon sa may top lane. Paano ba? We're gonna go head-on clash or doon tayo sa loob ng base at microhin natin dito sa loob? Madalas mo na irinig sa mga pelikula to, pre. Ano yan? Ano yan? Hold the line. Hold the line? Ito yung tatawagin mong hold the line. Walang makakapasok, walang aahaw, nagat, walang nauhuling isda. Tatandaan mo, sinigaw yun one time. Pero tignan natin dito. Sons, pinapalo pa rin si Wise, and that is going to be the stun. And Renvi going in. Look at this! Frizz with the Breath of the Ocean with the combination. And that is going to be game number one. Going to the side of Geek Fam ID. Oh wow, this team, hindi pa rin.